tutulong. Tutulong ako! Diyan mo na yung folder, ha? Babalik ako! Ano ba, Eden? Hindi pwede. At ikaw naman, Manang. Bakit naglalakad ka mag-isa? Ha? Alam mo gabi na, di ba? Kung di ka ba naman tanga, naglalakad ka dito mag-isa, alam mo namang may mga tao masama dito. May natatanda ka ba? Wala akong nakatanda sa biglaan. Sir, huwag po kayong magalala. Nakita ko po lahat ng nangyari. Kaya naman sagutin. Huwag nang kikilas. Hold up that. Oh, ayan ha, naturuan na kita sa lahat. So, ngayon, mag-o-observe ka pa pag na-meet natin yung kliyente. Hmm. Next time, ikaw na yung mag-close sa deal. Kasi alam mo na yung, ano yung mga isasagot mo. Okay? Talaga? Ano yung cellphone mo? Akin na, dami mo pa sinasabi. Ano yung cellphone mo? Yung bag. Bilis! Huwag kasi sigaw. Sasaktan ito. So ito yung mga ipapakita natin sa kliyente, di ba? Ito tsaka ito? Oo, lahat na sinabi ko, yun na yun. Sige. Okay? Yay! Yan. Tulong! Tulong! Kinuha yung bag ko! Tulong! Pao! May na-hold up po! Tuloy, tulungan natin! Ano ka ba? Ano? Hindi pwede, baka mamaya modus yan! Anong modus? Dito. Tignan mo naman, kinuha lahat ng gamit, tumakbo yung hold upper! Tulong! Yung bag ko, kinuha! Hindi, hindi ka tutulong. Tutulong ako! Diyan mo na yung folder, ha? Babalik ako! Tulong! Tulungan niya ako! Mga na-hold ako! Mayroon ang gamit ko! Uminahon ka! Uminahon ka! Uminahon ka! Alam ko hindi ka okay! Uminahon ka! Tutulungan ka! Tutulungan ka! Hindi mo siya tutulungan! Akala mo ba tutulungan ka din yan? Eden, yung kliyente natin nag-aantay doon! Isang oras na lang, aalis na yun sila! Pao, mas importante ito! Tignan mo na ang kailangan ng tulong! Pwede naman natin i-reschedule yung kliyente eh! Ano ba, Eden? Hindi pwede! At ikaw naman, Manang! Bakit naglalakad ka mag-isa? Ha? Alam mo gabi na, di ba? Kung di ka ba naman tanga, naglalakad ka dito mag-isa, alam mo namang may mga tao masama dito! Ano ba, Pao? Tama na kung ano na namang sinasabi mo sa babae! Eden, hindi ka nag-iisip. Mas kailangan natin ng pera. Kaya nga hinahabol natin na makita yung kliyente na yun, di ba? Kasi kailangan natin ng komisyon. Ngayon, kung hindi natin makikita yun, tutulungan mo to pag sisisihan mo yun sa huli. Kasi wala tayong pera. Ano yung pang-uupan natin? Ano yung kakainin natin? Nag-iisip ka ba? Tutulungan ko siya. Ma'am, pupunta tayo sa malapit na police station. Bahala ka, Eden. Kung iniisip yung babae niyan, ako pupuntahan ko yung kliyente para sa pera natin. Sige, mauna ka na. Susunod ako. Ma'am, punta na po tayo sa malapit na police station. Tsaka, tutulungan kita. Nakita ko lahat ng nangyari. Ako yung magiging witness. Maraming salamat, Ning, ha? Sige po, huwag kayong mag-alala. Tara na po. Hi, excuse me. Miss Virgo? I'm Virgo. Pauline nga po pala. Pauline? From real estate. Yes po. Ang pagkakaalam ko si Miss Eden yung imimit ko. Actually, sinanta ko dito ni Miss Eden kasi alam mo yung kaibigan ko minsan tamad. Siguro hindi talaga siya marunong sa makipag-communicate sa mga customer. Nahihirapan po kasi siya. Kaya ako yung sinanya dito. Oh. Tsaka po kayo mag-alala, baka bigyan niya kayo ng pangit na unit. Naku, magsisisi pa po kayo. Really? Anyway, tamang-tawa, nandito ako para talaga ako sa'yo. So, shall we start? Okay. Yes. So, Miss Virgo, ito nga po pala yung offer namin ngayon. Sir, tulungan mo ako. Nag-out up ako, sir. Ginawa lang ang gamit ko, sir. Sir, tulungan Madam, ako. Madam, kumihaan ka. Mauko muna kayo. Sir, para maako muna kayo. Madam, mauko muna kayo. Ano ba talaga nangyari? In-hold up nga ako, sir. Ginawa lang ang gamit ko. Wala akong kapera-pera, sir. Wala. May natatanda ka ba? Wala nga akong natatanda, sir. Biglaan. Sir, huwag po kayong magalala. Nakita ko po lahat ng nangyari. So, namukha mo yung hold up o may patanda ka man lang? Alam mo, ma'am, yung unit namin napakaganda. Lalo na po yung safety, wala po kayong problema. 24/7 po lagi may security guard dyan. Okay, meron ba dito na may view ng sunset? Kasi gusto yes, ma'am. Meron po. Alam mo, doon talaga kataba lang ilagay, ma'am eh. Kasi nararamdaman kong mahilig kang... Alam mo yun, yung tahimik na lugar. Oo, gusto ko talaga yung tahimik na lugar. Kaya lang, hindi lang ako yung magde-decide eh. Kailangan ko hintayin yung mami ko. Sinatawag ako, hindi sumasagot eh. Pero gusto ko siya. I think, baka kumuha kami ng dalawang unit.
Dalawang unit? Oo. Gusto ko to. Actually, matagal ko nang inaay to eh. Nakikita ko na to sa mga ads nyo. Nakapag-decide naman na ako na gusto kong kunin. Kaya lang, kailangan ko talaga yung decision ni mami. Sige, ma'am. Opo, sir. Natatandaan ko po yung mukha niya, tsaka yung palatandaan po may tatu po siyang panda sa kaliwang braso. Ano? May tatong panda? Opo. Oo, yun ako pala madami. Alam mo, madam, kilalang-kilala ko na yan. Napasmasa kayo dito sa presinto. At alam na lang kung saan po puntahan yan. Madam, sinisigurado ko sa'yo na may babalik namin yung gamit mo bukas. So, ganito na lang, madam. Lagay mo yung contact number mo dito, then tatawagan kita. Oh, sige, sir. Ito po, sir, yung number ko. Sige, madam, update kita bukas, ha. Balik na lang kayo dito. Salamat po, sir, ha. Tara, sir. Tara na po. Sir, kamama, saan ko kukuha? Naku, ma'am, hinding-hindi ka talaga magsisisi na ako yung nakausap mo ngayon. Kasi si Eden, walang pa kayo ni. Bibigay lang yun sa kliyente ng mga unit na hindi tinitingnan kung maganda ba o hindi. Syunga-syunga kasi yun minsan ni. Ganun ba? Oo, in short, wala siyang taste. Alam mo, ma'am, kung hindi ka na maganda, mabait ka pa. Thank you. Uy, Eden, maraming salamat pa. Kung hindi dahil sa iyo, hindi may mabalik yung mga gamit ko. Wala pong anuman. At saka masaya po ako kasi madali ka natulungan ng polis. O baka may lakot ka ba? Mamililit ka na. Ay, opo meron pero wala pong problema yon. I can manage po. Saka ikaw yung nawo-worried ako. Wala kang pera. Saan ka ba? Pupunta baka pwede kitang ihatid? Pupunta ako sa favorite cafeteria. Doon po? Sakto, doon din po ako papunta ngayon. May kikitain ako doon. Ako rin, makikita kami ng anak ko. Pwede ba sumabay sa'yo? Sure po, walang problema. Tara na! Wow! Sorry talaga, na-late ako. Ay, ma'am, ako po pala si Eden. Ah, ikaw si Eden? Yes po. Ah, Pao, nasan yung folder na pinahawakan ko? Ma'am, sorry ah. Ito pa kasapin ko lang po. Ikaw, kanina pa ako nag-aantay sa'yo dito. Pinapantay mo yung kliyente mo. Pasalamat ka, na-close deal ko na. Ikaw, tanga-tanga kasi. Ano nangyari sa'yo? Di ba dinununtun mo kami matandang yun? Ngayon, may binalik pa? Ikaw, lagi ka nang tumutulong. Hindi ka naman tinutulungan pabalik. Alam ba makakatulong sa'yo habang buhay? Pao, okay lang yun. At least natulungan ko siya. At saka magandang balita nga eh, mababalik daw bukas yung mga gamit niya kasi alam ng polis kung nasan yung lalaki niya. Wala akong pakialam kung mababalik o hindi. Ang importante, makakuha tayo ng kliyente. Ma, kanina pa kitang tinatawagan. Bakit hindi ka sumasagot? Ah, ay, hindi natuto ka pala. Kakilala kayo? Mama mo? Oo. Ano nangyari? Nakunta pa ko na. Buti na lang yan si Eden. Tinulungan niya ako. Ano ba? Hindi mo sinabi sa akin. Ay, naku anak. Budyaan. Ano nangyari? Buti na lang anak. Na-identify ni Eden kung sino yung mold-up sa akin. Thank you, Miss Eden, ha? Nga pala, ma'am. Di ba balak natin kumuha ng unit? Nakausap ko na si Miss Pao. And nag-decide ako na kukuha tayo ng dalawang unit sa kanya. Nagusto ko, please. Ay, naku anak. Ano kayo sa babae na yan? Bakit? Ay nako, nung na-hold up ako, lahat-lahat pa niya ako niyang babae na yan eh. Ano? Kaya nga, imbes na tulungan ako, lahat-lahat pa ako. Buti na lang yan si Eden, tinulungan niya ako. Talaga ba? Huwag ganun ba yung nangyari? Kaya kung ako sa'yo, kay Eden na lang tayong kumuha, ayoko sa babae na yan. Relax ka lang dyan. I'm sorry, Miss Pawa, pero si Mami talagang nag-decide eh. Basta sa sinabi niya, hindi tama yung ginawa ko. Kaya, mag-actionin siya, Miss Eden. Ngayon ko may kabuhan ng unit. Huwag kang mag-alala, Eden. I-refer ko sa'yo mga kaibigan ko para yung commission sa'yo. Thank you. Eh, ma'am, parang naman ako. Nag-effort pa akong pumunta dito kasi kababayan ko hindi pumunta sa usapan. Eh, may deal na tayo eh. Miss Pao, wala pa tayong usapan. Ang sinabi ko sa'yo, hihintayin ko yung mami ko kasi siya yung magde-decide. At isa pa, nagsinungaling ka eh. Sabi mo ay natusan ka ni Eden na pumunta dito. Eh, hindi naman pala yung totoong nangyari. Alam mo, sa mga narinig ko sa sinabi ni mami kanina, mali yung ginawa mo. Alam mo, digital yung karma. Ano yung nangyari sa'yo ngayon? Kaya kung ako sa'yo, maging mabuti kang tao. Pag may nangangailangan ng tulong mo, tulungan mo. Ayun tuloy, sana may benta ka kung naging mabuting tao ka lang sa'yo. So, I'm sorry, pero kay Miss Eden ka rin kukuha na yun.